in Bible ways. Speak where the Bible speaks, be silent. Where the Bible's silent, call Bible things by Bible names. We must have authority for all things religious. We must have authority from God's own word. Thus saith the Lord, should drive all of our choices when worshiping the Father who created all. Speak. Where the Bible speaks, be silent. Where the Bible's silent, do Bible things in Bible ways. Speak. Where the Bible speaks, be silent. Where the Bible's silent, call Bible things by Bible names. Our love of the Father is shown in our choices. It's shown when we strive to obey His word. We lead by example when we offer praises, when worshiping the Father who created all. Speak. Where the Bible speaks, be silent. Where the Bible's silent, do Bible things in Bible ways. Speak. Where the Bible speaks, be silent. Where the Bible's silent, call Bible things by Bible names. God loves us enough to reveal what's expected. His church is described in His holy word. The order, the practice, the doctrine and reverence. We're worshiping the Father who created all. Speak. Where the Bible speaks, be silent. Where the Bible's silent, do Bible things in Bible ways. Speak. Where the Bible speaks, be silent. Where the Bible's silent, call Bible things by Bible names. Maganda kayo, mga batid. So tayo po ngayon ay nasa ating Facebook Live sa ating pag-aaral po sa Salita po ng Diyos. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa ating mga kakabsat, na imbag karabi, kadakay amin kakabsat. Sa ating mga kaisonan, maayong gabi sa inyong tanan, mga kaison. Sa ating po mga katugangan, Diyos maray nabanggi sa inyong tugabos. At dito po sa mga kaibigan at kapatid sa pangasinan, masanto si Labi at si Kayon. Amin. So ngayon po ang ating tayo po ay nagagalak at nagkaroon naman po tayo ng pagkakataon na magsama-sama sa ganitong paraan upang sama-sama nating pag-aralan ang salita po ng Diyos. Parang lumilipas na po ang init ng panahon, gawa ng nagkakaroon po ng ulan kuminsan. So ang ating pagpaksa sa gabing ito ay paksa na makikita tayo sa lumang tipan. Bakit pinili ng Diyos si Saul na maging hari? Why did God choose Saul as king? Yung pong ating bibigyan pansin sa gabing ito na po. Si Saul po ay galing sa lipi ni Benjamin o tribe of Benjamin. Hindi po siya galing sa lahi ni Judah. Siya galing sa lahi ni Benjamin. Dito natin mababasa sa unang Samuel, ikasyam na kabanata, dito po sa unang ngayong kalawang mga talata. May isang lalaki sa Benjamin na ang pangalay Kish, na anak ni Abiel, na anak ni Zeor, na anak ni Bekora, na anak ni Afia, isang Benhaminita, isang taong mayaman. Siya'y may isang anak na lalaki ng pangalay Saul, isang makisig na kabataan. Sa mga anak ni Israel ay walang higit na makisig na lalaki kaysa sa kanya. Mula sa kanya mga balikat, paitaas,
higit siyang matangkad kaysa sinuman sa taong bayan. So, ang papasin po natin, sa paglalarawan po kay Saul, sa physical na paraan, siya'y nahigit sa lahat ng mangkan ng Israel. Sinasabi siya'y makisig na kabataan, siya'y makisig na lalaki, at siya'y mataas. Yun po ang description ni Saul, at siya po ay taong mayaman. Makikita natin po sa lumang tipan na yung lahi ng pagkahari ay galing po sa lahi ni Judah. Ito'y galing sa lahi ni Judah. Ito'y makikita natin sa Old Testament. So Genesis chapter 49. Ito po ang ating mababasa. Ang setro ay hindi maihiwalay kay Judah na yung tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa hanggang sa ang silo ay dumating. Ito po yung Genesis 49 verse 10. Ito po yung blessing na ibinigay ni Jacob sa kanyang mga anak at ito ay kay Judah. Pag sinabi natin cetro, scepter, ito po ay ibig sabihin properly a staff or rod. Ito po yung tungkod kanya. As a symbol of authority, the use of the scepter originated in the idea that the ruler was as a shepherd of his people. So ito po ay tanda ng pagkapangulo, pagkaroon ng otoridad o pagkahari. So dito po sinasabi ang pagkahari ay hindi mawawala kay Judah hanggang dumating ang silo na walang iba kundi ang ating Panginoon. So ibig sabihin, ang lahat ng mga hari sa bansang Israel ay magagaling sa tribo ni Judah. Ito yung katanungan. Bakit pinili ng Diyos si Saul samantalang hindi siya galing sa lahi ni Judah kundi sa lahi ni Benjamin? Siya ang blessing po ni Jacob kay Judah, hindi mawawala ang pagkahari sa kanya hanggang dumating ang silo kanya. Na walang iba kundi ang ating Panginoon. Pero si Saul ay hindi galing sa lahi ni Judah. Ito'y galing sa lahi ni Benjamin. So bakit siya pinili ng Diyos na maging hari samantalang binabanggit ng pagkahari ay magagaling sa lahi ni Judah? Dito po sa Biblia, kuminsan, may mga sitwasyon na pinapayagan ng Diyos sa mga bagay na taliwas sa kanyang kalooban upang turuan ng kanyang bayan. Dito po sa isang halimbawa ay ang paghihiwalay o divorce. Ang kalooban po ng Diyos, ang mag-asawa hindi maghihiwalay. Dito po sa Genesis chapter 2 verse 24, therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Be joined, ang ibig sabihin po na glued o dikit, ibig sabihin. Pag sinabing glued, hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Kaya nga nadikit eh. Parang sa mga woodwork, pagka pinagdikit mo dalawang kahoy sa wood glue, pagka pinaghiwalay, parang masisira yung kahoy. So in other words, ang relasyon mag-asawa ay hindi para maghiwalay. At dito po sa Malakay chapter 2 verse 6, ang paghihiwalay ay kinapopoto ng Diyos sa inyo. For the Lord God of Israel says that he hates divorce. For it covers one's garment with violence, says the Lord of hosts. Imagine po natin yung idea na yung dalawang kahoy pinagdikit ng wood glue. Pagkain na itong natuyo at nagbago yung isip at gusto mo siyang panghiwalayin, pareho silang masisira. Yun ang ilustrasyon na sinasabi ng Diyos sa Malakay chapter 2. It covers one garment with violence dahil pinuputol mo ang bahagi ng iyong katawan. Anyway, violence, sabi ng Diyos. So, yung laban siya doon. Pero dito po sa Deuteronomy chapter 24, sa kausan ni Moises, pinapayagan ng Diyos ang paghiwala. When a man takes a wife and marries her, and it happens that she finds no favor in his eyes because he has found some uncleanness in her. Hindi natin alam kung ano yung sabihin ng uncleanness.
and he writes her a certificate of divorce, puts it in her hand, and sends her out of his house. When she has departed from his house, and goes and becomes another man's wife, pagka naging asawa siya ng ibang lalaki, if the latter husband detests her and writes her a certificate of divorce, puts it in her hand, and sends her out of his house, or if the latter husband dies who took her as his wife, then the former husband who divorced her must take her back to be his wife after she has been defiled, for that is an abomination before the Lord. And you shall not bring sin on the land which the Lord your God is giving you as an inheritance. So dito, bakit pinayagan ng Diyos ang paghihiwalay? Samantalang kinapupuotan niya ang paghihiwalay. So ito yung sitwasyon na kung saan hindi ito kalooban ng Diyos. Pero pansamantala niyang pinapayagan para turuan niya ang kanyang bayan. Dito po sa Matthew chapter 19, nung nagtatanong po ang tinatanong ng mga udyo kung mayroong dahilan na pwedeng hiwalin ng asawa, ang sabi sa pabi ng Panginoon, sinabi na sa kanya o ng mga nagtatanong, kung gayon, bakit ipinagutos ni Moises sa amin na magbigay ng kasulatan ng paghiwalay at hiwalayan ng babae? Sinabi niya sa kanila, dahil sa katigasan ng iyong puso ay pinahintulot sa inyo Moises na inyong hiwalayan ang inyong mga asawang babae, ngunit po't ng pasimula ay hindi kayo. At sinasabi ko sa inyo, sino mang hiwalay ang kanyang asawang babae maliban sa pagkapit ng dahilan at mag-asawa ng iba ay nagkakasalang pangalo niya, at ang mag-asawa sa babae hiniwalay ay nagkakasalang pangalo niya. Yung kautusan na binigay ng Diyos sa Deuteronomy chapter 24 ay isang mabigat na kautusan. Tinuturuan niya ang kanyang bayan na mag-isip mabuti bago mahiwalay ng asawa mo. Dahil pag hiniwalay mo ang asawa mo, hindi mo na siya makukumuli bilang asawa mo. Yun ang sinasabi doon sa kautusan. So, tinuturuan ng Diyos ang kanyang bayan na respetuhin ang relasyong pag-aasawa. Dahil pag hiniwalay mo ang asawa mo, pag ang lalaki hiniwalay ang asawa niya, at nagbigyan kanyang kaisipan, hindi na kaya pwedeng kunin muli bilang asawa. Dahil yun ay karamaldumal sa harapan ng Diyos sa panahon na yun. So, tinuturuan ng Diyos ang kanyang bayan hinggang sa bagay na yun. Ngayon, ganito rin sa sitwasyon ni Saul. Dahil ang bansang Israel, gusto nila ng isang haring tao. Makikita natin, ang Diyos ang kanilang hari. Dahil ang Israel ang kanyang bayan. In other words, ang hari ang Diyos. Pero ang bansang Israel, dumating ang panahon, gusto nila magkaroon ng taong hari. Ito ang mababasa na sa unang Samuel, sa ikawalong kabanata, ikaapat na talata, at tumundog tayo sa ikalabing siyam, at ikadalawampung mga talata. At kailang sinabi sa kanya, ikaw ay matanda na, at ang iyong mga anak ay di sumusunod sa iyong mga daan. Humirang ka ngayon para sa amin ng isang hari upang mamahala sa amin gaya ng lahat ng mga bansa. So verse 19. Ngunit maging makinig ang bayan sa tinig ni Samuel, kailang sinabi, hindi, kundi magkakaroon kami ng hari upang kami naman ay maging gaya ng lahat ng mga bansa at upang mamahala sa amin ang aming hari at tumaba sa unahan namin at mababan sa aming mga digma. So yun ang gusto nilang hari. Ito ay maging pagsabdigmaan ay nasa kanilang unahan. So in other words, kung ganun ang haring inihingi mo, kailangan mo ng haring makisig at malakas. Anyway, hindi naman pwede yung ganun ang haring gusto nito, tapos magbigay ka ng patpati na haring at tao para maghari sa kanila. So yun ang gusto nila, magkaroon sila ng haring tao. Kung tutungusin ito, italiwas sa pinagkasunduan nila ng Diyos sa kanilang pakikipagtipan sa Diyos. Sa Exodus chapter 19, verse 5, verse 6, now therefore, if ye will obey my voice indeed and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. And ye shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. So ang hari nila ang Diyos. So, kung sila gusto magkaroon sila ng haring tao,
Ito'y paglabag sa kailang kasunduan sa Diyos, na sila'y maging kahari ng Diyos, at ang Diyos ang kailang maging hari. At ganun din po, para may paliwanag sa bansang Israel, ang kagustuhan nila magkaroon ng isang haring tao, binigyan sila ng Diyos sa pamagitan ni Samuel kung ano maging pag-uugali o pangangailangan ng isang taong hari. Sa unang Samuel chapter 8, 11 to 18, sinabi niya ito, magiging mga palakad ng hari na maghahari sa inyo. Kasi tao yun eh. Ang tao, pagkang hari, tao, ang taong yun, na hari, may pangangailangan niya, di ba? So ito sinabi ng Diyos sa pamagitan ni Samuel. Ito magiging mga palakad ng hari, maghahari sa inyo. Kanyang kukunin ang inyong mga anak at kanyang ilalagay sa kanyang mga karwahe upang maging mga mangangabayo na tatakbong sa anahan ng kanyang mga karwahe. Siya ihirang para sa kanya ng mga pinuno ng libo-libo at mga pinuno ng tiglilimampu at ang iba'y upang mag-araro ng kanyang lupa at gumapas ng kanyang ani at upang gumawa ng kanyang mga kagamitang pandigma at mga kagamitan ng kanyang mga karwahe. Kanyang kukunin ang inyong mga anak na babae pa maging mga magagawa ng pabango, ng tagapagluto, at magtitinapay. So yun ang mga requirement ng isang haring tao na sinabi ng Diyos pa maging Samuel. Pero kahit na sa ganung paraan na pinakikita ng Diyos sa pamagitan ni Samuel ang kabigatan ng pagkakaroon ng haring-hari, gusto pa rin na magkaroon ng haring-hari. Dito po sa verse 7, sabi niya, "And the Lord said to Samuel, heed," or verse 17-18, "heed the voice of the people and all that they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected me, that I should not reign over them, according to all the works which they have done since the day that I brought them out of Egypt, even to this day, with which they have forsaken me and served other gods, so they are doing to you also. Now, therefore, heed their voice. However, you shall solemnly forewarn them and show them the behavior of the king will reign over them." So sinabi na ng Panginoon, sabi mo sa kanila, kanya magiging kaparaanan na magkakaroon ng hari. So pag, sa pagpili po ng Diyos kay Saul, sinunod lamang niya ang kagustuhan ng kanyang bayan. In choosing Saul, God followed His people's standards na pagkakaroon po ng isang taong hari. Tingnan po ninyo, ito ang dahilan kung bakit ganito si Saul ang pinili ng Diyos. Ulitin natin, dito sa 1 Samuel chapter 9, verse 1 and 2, at chapter 10, verse 23 to verse 24. "There is a man of Benjamin whose name was Kish, the son of Abiel, the son of Zeror, the son of Bechorath, the son of Apiah, a Benjamite, a mighty man of power. And he had a choice and handsome son whose name was Saul." Magandang lalaki. "There was not a more handsome person than he among the children of Israel." So ito yung magandang lalaki. "From his shoulders upward, he was taller than any of the people." So it's a magandang lalaki. It's a malaking tao. So 10:23, "So they ran and brought him from there. And when he stood among the people, he was taller than any of the people from his shoulders upward. And Samuel said to all the people, 'Do you see him whom the Lord has chosen, that there is no one like him among all the people?'" Bakit siya pinili ng Diyos? Sapagkat siya ang naangkop doon sa kagustuhan ng kanyang bayan. So isang taong manguna sa kanyang sa digmaan. So ano pa mas maganda kung isang taong malaki at makisig, di ba? So sinunod lamang ng Diyos ang kanyang bayan nang pinili niya si Saul na maging hari. So naging batihan ng Diyos ay yung physical na katangian dahil ang bansang Israel humihingi ng isang taong hari at kinakailangan lamang na katulad ng mga kaharian ng mga bansa sa paligid nila na may mga taong hari, ang kailangang hari ay makapangyari ang mga tao. So pinili niya isang malaki at makisig at malakas na tao. Kaya pinili niya si Samuel sa Saul. So yung physical na katangian ang tinitignan ng kanyang bayan. So yun ang binigay ng Diyos sa kanila. Subalit, ang puso ni Saul ay di tapat sa Diyos.
Dito po sa 1 Samuel chapter 15, chapter 15, 10 to 15, at lundag tayo sa 22 to verse 23, anong ginawa ni Saul? Ang kautusan po ng Diyos kay Saul, patayin niya lahat ng mga taga-Melisita, lahat ng mga pag-aari ng mga taga-Melisita, lahat ng mga taong Melisita, patayin lahat ni Saul. Yun ang kautusan ng Diyos. Lundag tayo sa verse 10, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Samuel, na sinasabi, ikinululungkot ko na ginawa kong hari sa Saul sapagkat siya tumalikot sa pagsunod sa akin at hindi tinupad ang aking mga utos. Nang dumating si Samuel kay Saul, sinabi na Saul sa kanya, pagpalain kanawa ng Panginoon, tinupad ko ang utos ng Panginoon at sinuwaling pa. Ngunit sinabi ni Samuel, ano kung gayon ang kahulugan itong iyakan ng tupa at mangungal ng mga baka na aking naririnig? Sinabi ni Saul, sila'y dinala nila mula sa mga taga-Melikita sapagkat itiniranta ng taong bahay ng pinakamabuti sa mga tupa at baka upang ihandog sa Panginoong Diyos ang nalabi ay aming pinuksang lahat. So hindi sinunod ni Saul ang kautsa ng Diyos at ang hari ay ang nangunguna sa bayan. Sa pagkakataong ito, ang hari ang sumusunod sa bayan. Tingnan sabi niya, sinabi ni Saul, sila'y dinala nila mula sa mga taga-Melikita sapagkat itiniran ng taong bayan ang pinakamabuti sa mga tupa at baka upang iandog sa Panginoong Diyos ang nalabi aming pinuksang lahat. Hindi natusan ng Diyos sa pagkakataong ito ng kanyang bayan ay magandog ng aking susunog. Ang utos niya patayin lahat ang mga Melisita pati ng lahat na kailang tinatangkilik. So hindi sumunod ni Saul sa kalooban ng Diyos. Sa verse 20, sinabi ni Saul kay Samuel, o, aking sinunod ang tinig ng Panginoon at ako'y pumunta sa daan pinagsusugon sa akin ng Panginoon. Aking dinila si Agag na hari ng Amalek at aking pinatay ang lahat ng mga Melikita. So, hindi pa rin siya sumunod dahil pinatay, hindi niya pinatay ang hari. Ang sabi na Diyos, patay lahat. Ngunit ang taong bayan ay kumuha mula sa mga samsam, sa mga tupa at baka na pinakamabuti mong pinakamabuti sa mga itinilagang bagay upang andog sa Panginoong Diyos sa Gilgal. At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may makalaking kasiyahan sa mga andog na sinusunog at mga alay gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki sapagkat ang pag-iimagsik ay gaya ng kasalanan ng pagkukulam at ang katigasan ng ulo ay gaya ng katampalasanan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosa. Sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinakwil ka rin niya sa pagiging hari. So, anong problema dito? Si Saul ay lumabag sa kalooban ng Diyos. Hindi siya sumunod sa kalooban ng Diyos. So, siya itinakwil ng Diyos bilang hari. Siya wala lang marireklamo yung taong bayan. Dahil maliwanag po rito na nagkasala si Saul sa Diyos. Hindi siya sumunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ang kapalit ni Saul ay si David. Ang pinili niya ay si David. Tingnan niyo ang pagkakaiba. Si Jesse, na ama ni David, may maraming anak ito. Ano po? Maraming anak. Maraming anak po itong si Jesse. Ano po? Si Simea, Radai, Ozem, Zimea, dalawang magkapareho ang pangalan. Nathaniel, Abinadab, Eliab, at sa pinangamata ay si David. Bakit pinili ng Diyos si David? Hindi siya pinangamatanda sa mga Jesse, siya pinangabata. Bakit siya pinili si David? Kapareho rin ba katangian ni Saul? Ito, tingnan po natin. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas na kanyang tindig sapagkat itinakwil ko siya. Sapagkat hindi ako hindi tumitingin ng Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na Diyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. So, sinong tumitingin sa panlabas na Diyo? Ang tao, ang basa ng Israel niyo. Yun ang gusto nila sa kailang maging hari. Pero ang Diyos, kaya hindi siya tumitingin sa gano'n. So, malamanag nito, pinagbigyan ng Diyos sa kanyang bayan upang turuan sila ng leksyon sa pagpili nila isang taong hari. Verse 13, kaya't kinuha ni Samuel ang sungay ng langis
at binuusan siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay dumating na may kapangyarihan kay David mula sa araw na yon at tumindig si Samuel at pumunta sa Rama. Ang pinili ng Diyos ay si David. Ano ang nangyari sa kaharian ni Saul? Sa 1 Samuel 13 verse 14, "But now your kingdom shall not continue. The Lord has sought for himself a man after his own heart." So itong sabihin niya na isang tao na katulad ng aking puso kanya, ay na, ano pa masasabi natin doon? "And the Lord has commanded him to be commander over his people because he have not kept what the Lord commanded you." So tinakmin niya sa whole. At ang kapalit niya ay si Haring David. Ano makikita na sa puso ni David? Ito po sa 1 Samuel chapter 17, 45-47. Pagkatapos ay sinabi ni David kay sa Piliste, ito po si Goliath, "Na malapit ka sa akin na may tapa. May maliit at malaking sibat. Ngunit ako'y na malapit sa iyo sa pangalang Panginoon na Makbo, ang Diyos na Makbo ng Israel na iyong inahamon kanya. Sa araw na ito, ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at ibubuwal kita at pupugutin ko ang ulo mo. Ibibigay ko ang mga bangkay na Makbo ng mga Pilistes sa mga ibon, sa impapawid at sa mababangis na hayop sa lupa sa araw na ito upang malaman ang buong lupa na may Diyos sa Israel." Tingnan po niyo, hindi sarili ang sinasabi niya. Ang sinasabi ang Diyos. Ibig sabihin, hindi sinasabi ni David na tatalunin kita sa aking kapangyarihan kanya. Tatalunin ka ng aking Panginoon. Ang pangmalaman ng buong kapulungan ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamagitan ng tabak o ng sibat. Ang labanang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aming kamay. So, sino binibigay ng karangalan ni David? Hindi sarili niya, kundi ang Diyos. Tingnan niya kanyang pananampalataya sa Diyos. Siya may matinding pananampalataya sa Diyos. Bagamat napakalaki na agwat sa pagitan ni Goliath at ni David sa physical na katangian, ang laki. Ang laki ni Goliath, ang liit ni David. Kaya kumisang pag mayroong paligsahan na hindi pantay, David and Goliath kanila. Pero hindi na nangyari. Nagtagumpay si David at natalo si Goliath. Ang puso ni David ay nagpapakita ng kapakumbabaan. Nung nagkasala po si David laban kay Uriah, na kinuha niya ang asawa niya na Bathsheba, at dinala niya si Uriah sa mainit na bahagi ng tikwa, siya namatay, at sinabi ni Nathan, "Nagkasala ka sa Diyos." Kanya. Nagbigay siya ng talit para parable, at sabi ni David, dahil yun ay tungkol sa isang tao na may kaisa isang pag-aaring tupa na parang anak niya, at isang mayaman na punong-puno ng mga tupa, at nungkaroon siya ng mga panauhin, kinuha pa niya kaisa isang tupa na, ng taong yun. Ano sabi ni David? Dapat kong matay yung taong yun kanya. Ano sabi ni Nathan? Yun po sa 2 Samuel chapter 12, verse 13 to verse 14. "So David said to Nathan, I have sinned against the Lord." Walang dahilan, walang alibay, walang justification, sabi niya, "I have sinned against the Lord." "And Nathan said to David, the Lord also has put away your sin, and you shall not die. However, because by this deed you have given great occasion to the enemies of the Lord to blaspheme, the child also is born to you shall surely die." Then Nathan departed to his house. Tinanggap ng David yung kaparusahan niya, namamatay ang kanyang anak, ang kanyang pahay na anak. Tinanggap niya. At siya ay nagsisi sa harapan ng Diyos. Kaya si Solomon ang naging hari dahil yung panganay ay pinatay ng Diyos dahil sa kasalanan ginawa ni David. Ano pa puso ni David? Siya sa pamagitan po ni David ay naging dakila ang kaharian ng Israel. Ito ang pangako ng Diyos kay Abraham sa Genesis 15. "On the same day, the Lord made a covenant with Abram, saying to your descendants, I have given this land from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates, or Euphrates, the Kenites, the Kenizzites,
the Cadmonites, the Hittites, the Perizzites, the Rephaim, the Amorites, the Canaanites, the Girgashites, and the Jebusites. Ito yung lupain pinangako ng Diyos kay Abraham. Ang sabi po ng mga premillennialist, hindi pa nakuha ng Israel ang lupain ito. Hindi totoo yun. Ito yung nakuha sa panahon ni David at ni Solomon. Pasayin po natin. David also defeated Adadazer, son of Rehob, king of Zobah, as he went to recover his territory at the river Euphrates. Recover kanya. So dati niya hawak yun. Nawala sa kanyang kamay at nakuha niyang muli. So David reigned over all Israel, and David administered judgment and justice to his people. Joab, the son of Zeruiah, was over the army. Jehoshaphat, the son of Ahilud, was recorder. Dito po sa 2 Samuel 8. And when all the kings who were servants to Adadazer saw that they were defeated by Israel, they made peace with Israel and served them, so the Syrians were afraid to help the people of Ammon anymore. So, naging mga pangyarihang kaharian ang Israel sa panahon ni David. Nakuha nila yung lupay na pinangako ng Diyos kay Abraham. So, ang kadakilaan ng Israel ay nakamtan sa panahon ni Haring David. Yung makikita natin. So, dito natin makikita, hindi nagkamay ng Diyos kay David dahil pinili niya ang tao na may pusong katulad niya. A man after God's own heart. At yan ang pinakita natin. Si David ay naging tapat sa Diyos. Nakita natin yung kasalanan niya kay Bathsheba, hindi na naulit yun. Wala tayo makikita ganoon sa panahon po ni Haring David. So, ano ang aplikasyon ng ating pinag-aaralan? Anong aplikasyon ng ating pinag-aaralan? Ang Israel, pinilit nila na palitan ang disenyo ng Diyos sa kanyang kaharian. And mula sa Diyos bilang kailang hari, pumili sila ng isang taong hari. Pinalitan nila ang disenyo ng Diyos. At sila'y nabigo. Dahil lahat ng suliranin ng bansang Israel sa kailang kasaysayan ay nanggaling sa kailang mga hari. Kung titingnan natin at pag-aaralan ng mga naging hari sa kaharian ng Israel, kakaunti lang naging tapat. Sa Northern Kingdom na nagkaroon ng paghihiwalay, lahat ng mga hindi tapat. Sa kaharian ng Judah, the Southern Kingdom, kakaunti lang mga naging tapat sa mga hari yun. At ang naging dahilan na sila naging alipin sa Babylon ay dahil sa kailang mga hari. At sila'y sumunod sa kasalanan kay ilang mga hari. So, hindi natin pwedeng palitan ang disenyo ng Diyos. Hindi natin pwedeng palitan ang kanyang kalooban. Yun ang pinakikita sa atin doon sa ating ilustrasyon sa kay Saul na pinili ng Diyos bilang taong hari. Ang iglesia ay mayroong pattern. Sa pagsamba, mayroon siyang pattern. Ang pagsamba ay sumasamba tayo sa Espiritu sa katotohanan. Yun ang inahanap ng Diyos. Ang Espiritu ay ang ating kalooban. Tayo sumusamba ayon sa ating desire o pagnanasang sumamba sa Diyos. At ang ginagawa natin ay ang sinasabi sa atin ng Diyos na gawin sa pagsamba sa bagong tipan. Mayroong pattern sa pananampalataya. May isang pananampalataya. Yun ang aral ng ating Panginoon na itinuro niya sa kanyang mga apostol. Mayroong pattern sa gawain at organisasyon ng iglesia. Ito yung magbabasa natin sa bagong tipan. Hindi natin pwedeng palitan niya. Katulad ng pagnanasa ng bansang Israel, sa panahon nila na pinalitan ng disenyo ng Diyos. Nagkaroon siya ng taong hari imbes ng Diyos ng kailang hari ayon sa disenyo ng Diyos. Dito po sa 1 Peter chapter 2, ang iglesia ay ang bagong Israel. Tayo ay spiritual Israel ng Diyos. Sa 1 Peter chapter 2, pasayin natin, "But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people." Saan natin nabasa yun? Genesis chapter 19, Exodus chapter 19, verses 5 to 6. Yung mga bagay na sinabi ng Diyos sa kanyang physical ng bansang Israel ay inulit niya sa kanyang spiritual ng bansang walang iba kundi iglesia o kaharian o espiritu na kaharian ng Diyos sa panahon natin ngayon. "But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that you should show forth
the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Yun din sana ang kalooban ng Diyos sa bansang Israel para makita ng mga bansa sa paligid nila ang kagilagan sa kaliwanagan ng Diyos. Pero hindi siya na nagtagumpay. Na hindi siya na naging tapat sa Diyos. So hindi natin pa hindi palitan. Dito po sa Ephesians 3.10, merong walang hanggang planong Diyos. To the intent. His intent was that now, though through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms according to His eternal purpose that He accomplished in Christ Jesus our Lord. Dito po sa NIV. So dito makikita natin ang iglesia ay naayon sa walagang plano ng Diyos na kanyang ginawa sa pamamagitan ng ating Panginoon. Hindi lang tayo pwedeng humatol sa ating nakikita. We do not judge by appearance. Ang gandang tignan na mayroong isang taon na bautismoan, that's good. But we cannot judge by appearance. Nalalaman ng Diyos sa isang taon na iyon kung sino tunay na sumunod. Sa atin, natatawa tayo, natutuwa tayo. Mas talagang kagilagilan na siya. Pero alam ng Diyos sa mga nabautismo na iyon kung sino talaga nabautismo ka. We cannot judge by appearance. Nagagalak tayo, yes. Pero Diyos lamang nakakailan kung sino talaga sumunod sa mga taong iyon. At kung tunay silang sumunod. Sa John chapter 4, verse 24, do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. Hindi tayo mahato dahil nakita lang natin. Halimbawa, kung meron tayong akusasyon laban sa isang kapatid, dahil hindi ka mag-aakus dahil nakita ko lang na gano'n. Kailangan meron tayong matibay na katibayan na mapapatunayan natin siya ng kasala. Proverbs chapter 14, verse 12. Isang nagkakamali tayo sa ating nakikita o iniisip. There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Di ba? So we cannot judge by appearance. Katulad ng ginawa ng masingi sa gusto na namin, taong hari, so ito gusto namin, makisig, malaking tao. Yun ang akala nila. So we cannot judge by appearance. Alam nyo, misa, nakikita natin ang mga denomination, lumalago sila, oh, tignan nyo, lumalago sila, oh. We judge by appearance. Alam naman natin, di maliligtas yung mga denomination na yun. Ginagaya natin sila. Kaya naulit lamang kasaysayan. Naulit ang kasaysayan ng pagpalit ng Israel sa disenyo ng Diyos. Dito po, sa makadalang panahon, nakita natin pinalitan ang organisasyon ng iglesia. Ang design ng organisasyon ng iglesia, eldership in every church. So ito'y congregational. Walang centralized organization, ang iglesia. Lahat ng mga local church ay autonomous at independent sa isa't isa. Dito po sa Gawa chapter 20 verse 20, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan sa kailang ginalagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Pangalagaan ninyo, ano? Yung iglesia ng Diyos, saan? Na kung saan sila inilagay na maging mga tagapangasiwa kanya. In other words, yung mga tagapangasiwa o elders o pastors, ang kailangan pangasiwa ay doon lamang sa local church na kung saan sila ginawang tagapangasiwa. So congregational ang disenyo ng Diyos sa kanyang iglesia. Pero pinalitan. Noong 1849, nagkaroon ng American Christian Missionary Society. Ano nangyari? May mga local churches na nagbigay ng pera doon sa organisasyon na yon na tinatawag na American Christian Missionary Society. Anong ginawa ng mga ito? Tingnan ninyo isa kasaysaya. Sila po yung American Christian Missionary Society, sila nagpapadala ng mga tagapangaral sa ibang mga bansa. Instead ng local church na magsugo, itong American Christian Missionary Society na isang organisasyon ginawa lang tao, siya nagsusugo o nagpapadala ng mga mangaral. Ang ginawa niya noong 1854, yung American Christian Missionary Society nagpadala ng mga missionary sa Liberia noong 1854 at sa Jamaica noong 1858.
at sa Pilipinas noong 1901. So, ibig sabihin, itong American Christian Missionary Society nagsimula noong 1849 when 156 delegates from 11 states gathered in Cincinnati, Ohio. Ito'y delegado na galing sa mga local churches. At nag-decide sila na magkaroon ng organisasyon na tinatawag na American Christian Missionary Society na ito mga local churches ay nagpapadala ng pera sa organisasyon na yun. At itong organisasyon na ito ang nagsusugo ng mga misyonaryo sa iba't ibang mga bansa. Hindi yung kaloba ng Diyos. Pinalitan ang disenyo ng Diyos. Hindi lang po yun. Paulit-ulit nga po eh. Sa isa ng mga ng iglesia, naging katulad natin ng bansang Israel na matigas ang ulo at pinalitan ang disenyo ng Diyos. Ang pagkakaroon ng instrumental music sa loob ng sa pagsamba. Hindi na po. Sa aking sipi, in the mid-1800s, the debate over the use of instruments was raging both within the Restoration Movement as well as in other Protestant denominations. Tingnan nyo. Many argued that the use of instruments had no scriptural authority, while others supported instruments on the basis of Christian liberty and claimed them to be an expedient to worship. According to Encyclopedia of the Stone Campbell Movement, page 414, churches such as the Sixth Street Church of Christ in Cincinnati, Ohio, had introduced instruments into worship as early as 1855. By around 1860, the church in Midway, Kentucky, had also introduced an instrument, a melodeon, into their congregational meetings, which resulted in what is probably the most well-known dispute over instrumental music in Restoration Movement history. The use of the melodeon was encouraged by Lewis L. Pinkerton, who was preaching for the congregation at the time. The melodeon was referred to as an instrument of Satan by dissenting church members in Midway. So nagkaroon ng division. Dahil pinipilit na ibang mga kapatid na gumamit na panugtog sa pagsama, nagkaroon ng division. Nagkaroon ng division, may mga Church of Christ were opposed to the American Christian Missionary Society and instrumental music. Ang tawag sa kanya, Church of Christ. Sa kabilang banda, Churches of Christ or Christian Church agreed to the American Christian Missionary Society and instrumental music noong 1906. Sila ay nagkaroon ng official division noong 1906. Dahil pinilitan ng disenyo ng Diyos. May mga kapatid na pinilitan ng disenyo ng Diyos. Nagkaroon din po natin sponsoring church. Yung mga iglesia, mga Church of Christ, hindi gumamit ng panugtog, hindi pa rin sila mapagali. Hindi ayaw nila yung American Christian Missionary Society, gumawa siya ng isang ibang organisasyon, tinatawag na sponsoring church. Ano ito? May mga church, local churches na magbibigay ng pera sa isang local church na tinatawag na sponsoring church. At ito, sponsoring church, ginagamit ang pera ng ibang mga iglesia ang magdidesisyon kung sinong preacher ang susuportahan nila o siya. Ito, gagamitin lang pera sa pagkakaroon ng radio program o nagsusupport sila ng mga human organization katulad ng Bible colleges. Ito po'y laban doon sa congregational organization ng iglesia dahil ito'y centralized. Dahil may mga churches na magbibigay ng pera sa isang sponsoring church. At yung sponsoring church na isang bala magdesisyon doon sa perang yun. Yun ay laban po sa disenyo ng Diyos. Pinalitan nilang gawain ng iglesia. May mga church surprise na hindi ako sumasangayon. Church benevolence to non-Christians. Ginagamit ng pera ng local church para tumulong sa mga hindi kapatid na nangangailangan. O sila yung nagsusupport ng human institution, orphanages, homes for the aged, hospitals, and Bible colleges. Wala tayong mababasa ganun sa Biblia. Hindi gawain ng iglesia yun. O nagkakaroon sila ng fellowship meals. Kumakain sila sa loob ng church building bilang bahagi ng kailang pagsamba. They changed the work of the church. Ito po yung malungkot na hindi magandang kinag-aaralan o tinuturo. Kailangan nating ituro. We cannot change God's ways.
hindi natin pwedeng palitan ang disenyo ng Diyos. Hindi natin pwedeng palitan ang disenyo ng Diyos. Ito po si Hebrews chapter 8, verse 1 to 5, ito ang ating babasahin. Now, this is the main point of the things you are saying. We have such a high priest who is seated at the right hand of the throne of the majesty in the heavens, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle which the Lord erected and not man. For every high priest is appointed to offer gifts and sacrifices. Therefore, it is necessary that this one also have something to offer. So, ating Panginoon po, dakilang sasardote. So, kailangan meron siya kanyang iaahin. For if we are on earth, he would not be a priest. Dahil hindi po siya galing sa line ni Levi, galing siya sa line ni Judah. Since there are priests who offer the gifts according to the law, who serve the copy and shadow of the heavenly things, as Moses was divinely instructed when he was about to make the tabernacle. For he said, see that you make all things according to the pattern shown you on the mountain. Kung paano ginawa ni Moses, na sumunod siya sa pattern na pinakita sa kanya ng Diyos sa mundo, ganun din tayo. Kailangan natin gawin ayon sa pattern ng Diyos tungkol sa iglesia na mababasa natin sa bagong tipan, huwag nating papalitan. Pinalitan natin, katulad lang natin ng Masing Israel, pinalitan nila ang disenyo ng Diyos. Pumili sila ng isang taong hari. Pinapalitan natin ang disenyo ng Diyos. Hindi natin pwedeng palitan. Pag pinapalitan natin anumang bagay pinag-uutos ng Diyos at tayo gumagawa ng mga bagay na walang otoridad mula sa Diyos, para natin sinasabi na mas magaling tayo sa Diyos. Which is not the case, siyempre. Sabi po sa Isaiah chapter 55, 8 to 9, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Higit ba ang ating kaisipan sa kaisipan ng Diyos? Hindi ha. Ang ating mga gawa sa gawa ng Diyos, siya higit sa atin sa lahat ng bagay. So hindi natin pwedeng palitan. Kailangan lang tayo sumunod dahil yun ay karunungan ng Diyos. Dito po sa Isaiah 46, 9 to 10, remember the former things of old, for I am God and there is no other. I am God and there is none like me. There is none like me. Walang katulad ng Diyos. Kanya. Ito magagawa ng Diyos, declaring the end from the beginning. Alam niyo itong sinasabi ito ng Diyos. Na ito'y laban sa bansa ni Israel noong panahon na yon na nagkaroon ng mga Diyos-Diyosan at sumasama sa mga Diyos-Diyosan. Sabi ng Diyos, kaya bang gawin ito ng mga Diyos-Diyosan? Kanya? Anong kaya gawin ng Diyos? Declaring the end from the beginning. Pwede ko kaya sabihin ng kawakasan galing sa simula. Hindi pa nangyayari yung bagay, masasabihin ng Diyos yun na mangyayari kanya. From the ancient times, things that are not yet done, say my counsel shall stand and I will do all my pleasure. Ako kanya, baka pangyari, kung anong gusto ko, yun ang aking gagawin kanya. Kaya bang gawin yung mga Diyos-Diyosan kanya? Kaya ba natin ang Diyos? Kaya pinapalitan natin ang disenyo ng Diyos. Ang mga kapatid, di natin kaya ang Diyos. We cannot judge our successes by appearance. Oh, maganda po na marami tayong mabautismuhan. Wala, maganda yun. Maganda magkaroon tayong magandang building. Maganda po yun. But we cannot judge our successes by those things. Hindi po sa Revelation chapter 3 verse 1. And to the angel of the church in Sardis write, this thing says he who has the seven spirits of God and the seven stars. I know your works, that you have a name, that you are alive, but you are dead. Ito yung isang kongregasyon na sa panahin ng mga tao, sa paligid niya, meron siyang pangalan na buhay kanya. Siguro marami silang miyembro. Maganda yung building nila. Marami silang nababautismo, ha? Pero sabi ng Diyos, but you are dead. Pero patay kayo, niya. Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die. For I have not found your works perfect before God. Remember therefore how you have received and heard. Hold fast and repent. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you.
Ito isang iglesia may reputasyon. May sikat na pangalan kanya. Na ito'y buhay at lumalago iglesia kanya, sabi ng Diyos, but you are dead. So ang Diyos ang nakakaalam. Abilib na bilib tayo sa isang maharal, alam ng Diyos. Alam ng Diyos. Because you have kept my command to persevere, I will also keep you from the hour of trial which shall come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Before, behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. He who overcomes, I will make him a pillar in the temple of my God, and he shall go out no more. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which comes down out of heaven from my God, and I will write him my new name. So, alam ng Diyos. Ang Diyos ang nakakaalam sa atin. Sapagkat tumitingin ng Diyos sa ating puso. Alam ng Diyos kung sino ang tunay na sumampalataya at sumunod sa Kanya. Itong problema ng isang isyo na pinag-uusap sa mga pati baptizer, kailangan ng pagbautis Kristiyano. Alam mo ba ang puso ng nagbautis mo sa'yo? Nababasa mo ba at lalaman mo kung siya'y tunay na Kristiyano? Ang nakakaalam lang ang Diyos. Dahil ang Diyos tumitingin sa ating mga puso Kanya. Pag tayo sumasamba, ginagawa natin yung pinag-uutos ng Diyos. Pero tumitingin ng Diyos sa ating mga puso. Abang tayo sumasamba. Psalm 95:1, O come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Pag sinanap natin joyfully, ito'y galing sa kalooban mo. Ito'y galing sa loob, hindi galing sa labas. Let us come before His presence with thanksgiving. Let us shout joyfully to Him with psalms. For the Lord is the great God and the great King above all gods. Kanya. Tumitingin siya sa ating puso. Psalm 111 verse 1 to verse 4. Praise the Lord. I will praise the Lord with my whole heart. In the assembly of the upright and in the congregation, the works of the Lord are great. Studied by all the pleasure in them. His work is honorable and glorious, and his righteousness endures forever. He has made his wonderful works to be remembered. The Lord is gracious and full of compassion. Praise the Lord! I will praise the Lord with my heart. Tumitingin ang Diyos sa ating mga puso, sa ating pamumuhay. Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 1, pasundag tayo sa 16 up to 18. Therefore, we do not lose heart, even though our outward man is perishing. Yun ang nakikita ng tao, yun ang namamatay, ganyan. Yet the inward man is being renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are seen are eternal. No, ako'y high school, ano po? Meron isang maliit na aklat yung tiya ko, baka The Little Prince. Ginawa ko pa ng book report yun ng ako'y high school. Nakalimutan ko na kasi sa akin, no? Pero hindi ko makalimutan yung sinabi ng Little Prince. Sabi niya, ang mahalaga, hindi mo makikita kanya. What is essential is invisible to the eyes. Hindi ito nasa buko niya. Hindi mo nakikita kanya are eternal. Yan ang mahalaga. Hindi yung ating nakikita. Dahil itong katawan na ito, mamamatay ito kanya. Pero sino nagbabago sa araw-araw? Ang ating panloob na pagkataon. Changed day by day. Renewed day by day by the word of God. Yung makikita po natin. At ang salita ng Diyos. Ito ang nagpapabago sa ating puso Kanya. Psalm 119, verse 33 to verse 37, Teach me, O Lord, the way of your statutes, and I shall keep it to the end. Give me understanding, and I shall keep your law. Indeed, I shall observe it with my whole heart. Kanya. Ano ang pagtingin natin sa salita ng Diyos? Tayo susundin ito Kanya na aking buong puso Kanya. Make me walk in the paths of your commandments, for I delight in it. Incline my heart to your testimonies, and not to covetousness. Turn away my eyes from looking at worthless things, and revive me in your way.
kahit sa pagtingin natin sa ating salita po ng Diyos. Establish your word, your sermon, which devoted to fearing you. Turn away my reproach, which I dread, for your judgment are good. Behold, I long for your precepts. Revive me in your righteousness. Tinitingnan niyo mga kapatid, at tinitingnan ng puong Diyos ang ating puso. Isang dalisay na puso ngayon. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Matthew 5 verse 8. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Pure heart. Ito ang magdadala sa atin sa langit. Itong dalisay na puso ngayon. 1 Peter 1 verse 22. Having purified your souls by your obedience to the truth, for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart. Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your heart. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So, yung makikita natin sa lesson ng Israel, they changed God's design. They failed, di ba? We cannot change God's design. We cannot judge by appearance. For God looks at the heart. Huwag tayong mag-gate sa mga denominasyon na napakarami nila. God looks at the heart. Yung makita natin. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabi ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Let us learn to stick to God's will. Never change God's design. Ito po ang ating pag-aaral po sa gabi ito. Maraming salamat po, mga pati. Not all is gold and silver can make us stand alone. What shall it profit thee, O man, if thou shouldst lose thy soul? What shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? The heaping up of riches to many seems like scorn, but in the eager rush for wealth forgotten is the soul. What shall it profit a man? What shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? This solemn question answer is worldly in thy home. Can fleeting riches be compared to an immortal soul? What shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? We're part of the family that's been born again. Part of the family whose love knows no end. For Jesus has saved us and made us his own. Now we're part of the family that's on its way home. And sometimes we laugh together, sometimes we cry, sometimes we share together our aches and sighs. Sometimes we dream together of how it will be when we all get to heaven, God's family. Brother, be
we'll all feel his grief when he's passed through the valley. We'll all feel relief together in sunshine, together in rain, together in victory through his precious name. And sometimes we laugh together, sometimes we cry, sometimes we share together our aches and sighs. Sometimes we dream together of how it will be when we all get to heaven, God's family. Some go before us, we'll all meet again just inside the city as we enter in. There'll be no more parting with Jesus, we'll be together forever. Family. And sometimes we laugh together, sometimes we cry, sometimes we share together our aches and sighs, sometimes we dream together. Pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I onward bound, Lord, plant my feet on higher ground, Lord, lift me up, let me stand, my faith on faith. Stable, ganda po ng awit niya, ano po? Higher ground. So, tingnan po natin ng nasa ating
comment section po, ano po? Jilla Lev, good evening. Lenny Totorilisa, na ibang arabi, kada kay Amin, kakapsat. All John Ocampo, good evening po. Ibanez, Sunny, may pabingi po. Na ibang arabi, kakapsat. Rufford, ganda nga po. John Rogers, good evening brother. Good morning brother John Rogers. Ito po sa aking shell po, makikita natin yung mga na nanonood pero hindi lang po nagko-comment. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng kailang pagbati at comments. Ang ating susunod na pag-aaraw sa Friday, 8 p.m. tapos Saturday. So, tayo po yung maghiwalay sa pamamagitan ng may kiling panalangin. Ang banal, muli kami nagpapasalamat sa inyo sa gabing ito ng aming paglilingkod po sa inyo sa pamamagitan ng pag-aaral, pagtuturo ng iyong mga salita. Sana nagpapasalamat po kami, Ama, na ganitong pagkakataon ay umiiral sa ganitong paraan na maraming mga tao maaaring makinig, hindi naman sa gabing ito, kundi sa mga susunod pa mga araw kapagkat po ay pwedeng maulit na pakinggan pa mga orin. Daway ang mga teknolohiyang ito ay gamitin namin upang aming isulo ang inyong kalooban ng Diyos. Alam po namin naman, kami na malapit sa inyo, hindi mga taong naging matid sa aming sariling sakdal na pagsunod sa inyo, Diyos. Hindi kami ginawang matuwid sapagkat kami yung pinatakot sa mga pagkakasala. Kinikilala namin naman na kami maaaring magkamali sa araw-araw ng aming buhay. Humingi po kami ng tawad sa lahat ng aming pagkakasala at pagkakamali. Ama, dinadalangin namin mo may sakit, may karamdaman sa mga kapatiran o kahit mga sadi kapatiran sa sila gumaling upang ang mga hindi pa napabilang sa inyong kaharian magkaroon pa rin ng pagkakataon na mapakinggan ng Ebanghelyo at sumunod sa inyong kalooban. Itinadalangin din po namin ang mga lahat na managpapagod na ang aral ng iyong salita, Ebanghelyo, na sila magtagumpay sa mga taong dalisa ang puso na tatanggap sa inyong kalooban. Dinadalangin din po namin mga aming mga namubuno sa amin na sana sila ay magkaroon ng karunungan upang ang mga makapagpasunod po siya ng buti mga kautusan upang kayo manatiling mabuhay sa buong kapayapaan at iwasayan upang patuloy kami sa paglilingkod sa inyo, Diyos. Ang lahat ng mga bagay tayo mahiningi, nakilang pangalan ng Kristo. Amen. Maraming salamat po. God bless. Take care.